Kung mapapansin nyo, ako pa lamang ang gumawa ng istorya ng grupong Sigi Sigi Gang. Kaya naman ang lahat ng mga babanggitin ko sa videong ito ay base lamang sa aking mga nakalap na impormasyon. At ang ilan sa mga litrato na makikita nyo rito ay hindi aktwal na litrato nila. Ito'y para lamang may salarawan ko kung ano ang aking kinukwento. Kung malinaw na ang lahat ay sisimulan na natin. Ang grupong Sigi Sigi Sputnik ay itinatag noong 1957 ni Babong Roque sa isang kilalang prison facility sa Pilipinas, ang Bilibid Prison, na matatagpuan sa Muntinlupa. Ngunit may nabasa naman akong isang article na nagsasabi na itinatag naman ito ng isang tao na nagngangalang Antonio Marcos. Hindi malinaw sa atin kung sino nga ba talaga ang taong nagtatag ng grupong ito. Ang makakasagot lamang ng mga ganitong klaseng katanungan ay ang mga kauna-unahang mga naging miyembro din ng grupong ito. Wala rin akong nakalap sa internet na kahit anumang larawan ng pagkakakilanlan nitong dalawa. Dahil sa totoo lang ay masyado talagang misteryoso ang mga pagkatao ng mga naging founder ng mga gang dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. At alam ko rin na sasabihin nyo na si Baby Ama ang naging leader ng Sigi Sigi Gang. Ngunit sa totoo lang ay isa lamang pala siya sa mga naging miyembro ng grupong ito. Ang gang na Sigi Sigi Sputnik ay kilala rin noon sa tawag na Sputnik No. 1 or SSS. Siguro natanong nyo na rin minsan sa inyong isipan kung saan nga ba nila nakuha ang pangalan ng kanilang grupo. Ayon sa aking mga nakalap na impormasyon, ang word na Sigi ay pinaniniwalaan na nagmula sa salitang Spanish. Ang ibig sabihin ay follow or keep going. At ang Sputnik naman ay pinaniniwalaan na nagmula sa isang satellite na nilaunch ng Russia noong October 4, 1957 na tinawag nilang Sputnik No. 1. Naging tanyag to noon dahil ito ang kauna-unahang artificial satellite sa ating kasaysayan. May ilan ring nagsasabi na ang pangalan ng grupong ito ay kinuha sa isang British band na Sigi Sigi Sputnik. Subalit ito ay hindi makatotohanan dahil ang bandang ito ay nabuo noong 1982. Samantala ang gang na Sputnik ay naitatag sa Pilipinas noon pang 1957. Kaya naman napaka-imposibleng isipin na doon nila kinuha ang pangalan ng kanilang grupo. Sa katunayan, ang pangunahing logo or tattoo ng mga miyembro ng Sputnik ay isang satellite or spaceship. Pinilugan ko na ang mismong larawan upang mabilis niyong makita ang tinutukoy ko. Ito ay nagpapatunay lamang na talagang nagmula ang pangalan ng kanilang grupo sa isang satellite na nilaunch ng Russia, tulad nga ng aking nabanggit kanina. Itinatag ang grupong Sputnik tulad din ng ibang mga gang na naitampok ko na rito ay upang maproteksyonan lang ang kanilang mga miyembrong Tagalog o yung mga taong naninirahan sa Manila at sa kalapit na mga syudad na sa mga panahon na yun ay nakapiit sa Bilibid. Laban naman sa isang prison gang na kung tawagin nila ay OXO or Original Ex-Convict Organization na binubuo ng iba't ibang grupo katulad ng Batang City Jail, Batang Cebu, Batang Mindanao, Batang Samar Leyte, Genuine Ilocano, Bicol Region Masbate at Batang Mananalo or Batman. Marami man kung titignan ang kanilang grupo, subalit hindi naman nalalayo ang bilang ng miyembro nila sa grupong Sigi Sigi Gang. Ilang buwan lang ang nakalipas ay nagbuo na rin ng subgang ang Sputnik na tinawag nilang Sigi Sigi Commando or SSC. Noong una ay binubuo lamang ito ng 22 miyembro at tinatawag nila ang kanilang sarili bilang 22 Commandos. Subalit kalaunan ay dumami na rin ang kanilang mga miyembro katulad ng Sputnik. Ang grupong Sigi Sigi Gang ay may iba't ibang klaseng tattoo. Ang mga tatong ito ay nagsisilbi nilang pagkakakilanlan or gang affiliation sa loob ng piitan. Sinesegregate kasi ng mga prison officials ang magkakaibang pangkat o grupo upang maiwasan ang kaguluhan sa loob ng kulungan. At ang wala namang mga tattoo ay nangangahulugan lang na wala silang gang affiliation. Kaya naman nilalagay din sila sa hiwalay na pasilidad o kung tawagin nila ay kwerna. Ang isang insidente na tumatak sa kasaysayan ng New Bilibid Prison ay yung kaguluhang naganap noong taong 1958 na kung saan ay nagkaroon ng rambulan na kinasangkutan ni Marshal Baby Ama Perez na miyembro ng Sigi Sigi Gang at ni Primitibo Evo Cala ng OXO. Naging marahas noon ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang grupong ito
na tumagal ng 2 araw simula alas 8 ng umaga ng February 16 at nagtapos naman ng February 17 taong 1958. At nang humupa ang insidente ay tumambad sa mga prison officials ang siyam na katawan ng mga miyembro ng OXXO. Mahigit 150 preso ang sinasabing na-involved sa kaguluhang ito. Isa lamang yan sa mga karahasang naidulot ng dalawang magkaribal na grupo. Kung isa-isahin natin ay baka hindi na tayo matapos dahil nga sa sobrang daming gulo na kinasangkutan ng mga ito. Taong 1969 na sinasabing pinaslang ng kanilang pinaka-founder na si Babong Roque, ilang buwan lamang matapos nitong makalabas ng bilibid. Nakikipag-inuman daw siya noon sa Tondo, Manila kasama ang iba pang mga miyembro ng kanilang grupo nang siya ay barilin ng mismong taong pinagkakatiwalaan niya ng lubusan o sa madaling salita ay kanang kamay niya. Simula noon ay hindi na malaman kung sino na nga ba ang mga sumunod na naging leader ng grupong ito. Ang tumatak na lang sa ating isipan ay si JB Sebastian na naging leader ng Sige Sige Komando. Subalit sumakabilang buhay na siya nito lamang July taong kasalukuyan dahil daw sa sakit na lumalaganap ngayon sa ating mundo. At dito na siguro matatapos ang video ito. Kung may mga bagay man ako na hindi nabanggit ay comment nyo lang yan sa ating comment section. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating munting channel. Hanggang sa susunod muli.